Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Patuloy natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Sinasama din natin sa banal na misang ito ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Minina at Clemente Alamaris. Mga kapatid, ipinahayag sa talinhaga ng talento ng ating pagbabantay at paghahanda ay nangangahulugan ng paggamit ng mahusay sa mga kaloob ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga talento hindi para lamang sa ating sariling kapakanan, kundi para itatag ang kanyang paghahari dito sa mundo. Ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay totoong maaasahan kung ang mga biyayang tinanggap nito mula sa kanya ay gagamitin para sa pag-aaruga at pagmamalasakit sa ating kapwa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalo mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya mangkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan.
hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa namay 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. Nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at ipinagsusulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Habang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon,
Ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kaniyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinahasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinatamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kaniya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit na ang kaunting na sa kaniya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis at mangangalit ang kaniyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Malinaw sa Ebanghelyo natin ngayon na ang Panginoon natin ay nagpapakita ng tiwala sa kaniyang mga lingkod, lalong-lalo na sa kaniyang mga alagad at alipin. Naniniwala ang ating Panginoon na tayong lahat ay may sapat na kakayahan. Ang mga lingkod ay may sapat na kakayahan na humawak ng mas malaki at mas malaking responsibilidad. Habang itinuturing niyang maaasahan ang kaniyang mga lingkod, ibinamahagi niya ang kaniyang pera, ang kaniyang salapi, ayon sa kani-kanilang kakayahan at kakayahan na tumanggap. Walang kondisyon, pero patuloy na nagtitiwala ang Panginoon sa kanilang pagkamalikhain at ang pagiging maresponsibilidad. Ganon din tayong lahat. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga talento katulad ng kaniyang alipin sa talinhaga. Binigyan tayo ng iba't ibang halaga ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan tayo ng iba't ibang halaga ayon sa kaniyang mga talento. Bagamat hindi sila nakatanggap ng pantay-pantay na halaga dahil sa kanilang iba't ibang kakayahan, binigyan sila ng Panginoon ng pantay na pagkakataon. Lahat tayo ay binigyan din ng Panginoon ng pantay na pagkakataon na balang araw darating ang panahon na tayo'y susulitin ng Panginoon. Haharap tayo sa Panginoon at tanungin tayo ng ating Panginoon, ano ang ginawa natin sa buhay na ipinagkaloob niya dito sa atin sa lupa. Tulad ng mga alipin, tulad ng mga tagapaglingkod, mga kapatid, kailangan nating gumawa. Kailangan nating maging mas mabunga. Kailangan nating kumita
ang mga talentong bigay ng Diyos sa atin. Kailangan natin paunlarin anuman ang matanggap natin mula sa Diyos. Higit sa lahat, kailangan nating itong gamitin ang mga ito, lalong-lalo na sa ikaluwalhati ng Diyos, at dapat din nating gamitin ang mga talentong ito, ang mga biyayang ito, ang mga pagpapalang ito, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, anumang biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, malaki man o maliit na biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, tandaan natin, huwag nating ipagdamot sa ibang tao. Huwag nating itago para lang sa ating pansariling kapakanan. Bagkus kailangan nating paunlarin, payabungin at ibahagi, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Tandaan natin, darating ang panahon ng pagtutuos. Darating ang panahon na haharap tayo sa Diyos. Pangatlo, ang mga tagapaglingkod, ang unang dalawang tagapaglingkod ay napatunayan ng Diyos na sila ay maaasahan at responsable. Pinahalagahan nila ang mga biyaya. Pinalayaman nila, pinaunlad nila ang mga pagpapala, ang mga kaloob, ang mga blessing, ang buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Gayunpaman, ipinakita sa atin ng ikatlong alipin na hindi siya karapat-dapat sa pagtitiwala ng kaniyang Panginoon. Bakit? Nais niyang sumugal. Nais niyang iligtas lamang ang kaniyang sarili. Hindi lang siya naging tamad, kundi natatakot siyang makipagsapalaran. Natatakot siyang sumugal para pagpayamanin ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Marami sa atin ang walang pakinabang. Mas pinili na lang ang humingi sa ibang tao kaysa gamitin natin yung mga buhay, yung mga biyaya, yung lakas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Mas pinili, marami sa atin, mas pinili na lang na umasa sa ibang tao kaysa gamitin natin ang ating katawan para maghanap buhay upang paunlarin ang kanilang buhay. Ito yung nakakalungkot sa mga taong ito, mga taong walang kwenta. Umaasa na lang sa bigay ng ibang tao. Nakakalungkot. Binigyan ka ng malakas na katawan. Binigyan ka ng magandang katawan. Pero hindi mo naman ginamit ang mga ito. Mas nakaka-inspired kung minsan yung mga taong walang paa, walang kamay, pero patuloy na naghahanap buhay. Patuloy na nagsumisikap para mapaunlad ang kanilang buhay. Ang mga taong tamad, ang mga taong umaasa lamang sa ibang tao, katulad ng isang alipin sa ebanghelyo na walang ginawa, kundi manghingi, kundi itago lamang yung biyayang ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Wala siyang ginawa
sa kanyang talento. Dahil gusto niyang umiwas sa mga pananagutan, tumakas sa pagtatrabaho, itinago niya ang kanyang talento. Para sa Diyos, hindi sa kung gaano kalaki ang talento ng isang tao, kundi para sa Diyos, paano natin ginagamit ang mga talentong ito, ang pinakamahalaga sa lahat. Ganon din sa mag-aasawa. Hindi mahalaga sa Diyos kung marami kang biyayang natanggap. Ang mahalaga sa Diyos, paano mo pinaunlad ang biyaya, ang talentong ipinagkaloob sa iyo. Hindi tayo magkaroon ng pantay-pantay na talento, ngunit maari tayong magsumikap upang paunlarin ang mga talento, ang mga biyayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Para sa Diyos, ang mahalaga, tayo ay nagsisikap na tayo ay dapat gumagawa. Tayo dapat ay gumagawa ng mga bagay ayon sa ating kakayanan. Amen. Tumayo pong lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng Kanyang Anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling, pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling, pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masigasig na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalanin nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ang mga kapatid nating yumao at gantimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan,
itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kalugdan at ipagkaloob mo, Ama, ang aming mga dalangin. Hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong iyong masintaing pagtingin sa aming mga alay upang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga na walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ngayong ikaw ay pinaglilingkuran sa ganap na pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Thank you.
silhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagkaisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumana. Kawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. At maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discounts sa bulk orders. Ang oras na ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga sa finance office, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin na ang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginagawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Alalahanin natin ngayon ang ating mga kapatid na mga yumao. Atin sila ipagdasal. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ama naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mong anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, iniayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa ng iyong katugunan at hanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalal ang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.